Welcome back mga ka-adventure, another day, another adventure, and finally after po ng ilang araw na pamamalagi dito sa puerto ay nagkaroon din tayo ng chance mamana. Lipat na kayo, lipat na. Tara, samahan niyo po kami sa aming adventure for the day. Let's go! Laban lang sa alon. Laban lang. Sige mga ka-adventure, keep it posted po. Susunod na katanungan mga ka-adventure, ilang vertebrae meron ang isang human spine or spinal cord? Pagod na ako mga ka-adventure at ready na magbiyahe. Ang akin pong destination ngayon ay sa bayan, sa mismong city or town proper po ng Puerto Princesa. At sa Baywalk ay doon ko po imimit ang akin pong mga makakasama sa ating pong adventure or pamamana dito sa Puerto Princesa. Once ko pa lang siya nakasama dati at this time ay mauulit muli na despite of ilang araw din talaga tayong nag-antay ng tamang panahon at pagkakataon na makapamana ay eto na ang isa sa mga araw na yon. Kaya let's go, samahan niyo ko mga ka-adventure. Konting kaalaman mga ka-adventure, naging patok sa mga turista ang bayan o ranglongsod ng Puerto Princesa po nung ito ay nakapasok during the nomination of 7 Wonders of Nature. Hindi po Wonders of the World dahil ang Wonders of the World ay man-made structure. Ang Wonders of Nature is talagang nature lang. At syempre, tanyag dyan ang Underground River. Good morning mga ka-adventure. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At another day, another adventure. And ayan, after ilang araw natin yung standby dito ay nagkaroon dito ng chance pamana. Kaya tara, samahan niyo po kami mga ka-adventure. Nandito pala tayo ngayon sa Baywalk ng Puerto Princesa City. At ito yung mga makakasama natin for today's adventure. Samahan niyo po kami. Let's go! Yo, Jesray. Let's go! Boy! Shout out! Good morning po! Morning, morning! Yo! So tara mga ka-adventure, samahan niyo po kami. And again, thank you so much po sa lahat ng patuloy na nagtitiwala, nagsisuporta at sumasama sa ating buong mga adventures. So in few days time, ibabalik na tayo ng isla. Na-miss na kami ni Chairman kaya let's go! Sa pinakadulong bahagi kami ng Baywalk mga ka-adventure facing the sea ay left side sa may ramp malapit na mismo sa pier or port. Ito ang pinakabatang Spiro na nakasama ko mga ka-adventure, 12 taong gulang. Si Bilibong po ay pamangkin ni Jesray at isinasama niya sa kanya pong mga adventure sa murang edad pa lang para ma-expose at masanay sa paglibang sa sarili dito sa dagat. Si Bilibong ay nag-aaral din mga ka-adventure, ngunit holiday po nung araw na ito kaya nakasama po siya sa amin para mamana. Ito. Nandito na po kami sa spot at preparation lang po. Nandito kami sa may unahan ng Kamya Bay yun doon. Madalas na kami yung mana dito dati, kasama natin sila Patrick. Pero since nawala sila, so kami na lang muna. At yan, sana ay pagkaluban tayo ng Panginoon sa biyaya ng para sa araw na ito. Kaya sige, suit up and then see you down there mga adventure. Let's go! Hello! Tingin part, yan pinakabata. Ilan taon na bang? 12! Pinakabatang Spiro mga adventure. All set na mga ka-adventure, tapos na po kami maghanda ng amin pong mga gagamitin. Nakapag-snack na rin kami at syempre, inom ng maraming tubig dahil yan lang yung panlaban natin sa pamamana. Na lang sa ganun ay makaiwas tayo sa pulikat. At kung meron po kayong baong saging, mas mabuti. Kasi ang saging po ay rich in potassium na talagang mag-sustain sa atin para may panlaban yung ating muscles na hindi tayo mataling pulikatin. At eto na mga ka-adventure, ang ating unang sisid para sa araw na ito. Medyo ako po ay hinihingal at hinahapo. Gawa po ng hindi natin nagawa ito ng mga ilang araw at nanibago tayo. Pero hindi naman po nawala yung ating breath holding kasi pinapractice pa rin natin kahit hindi tayo namamana. Pero nakakapanibago lang.
Maraming beses na ako namana dito sa area na ito, mga ka-adventure, at ganito lang talaga yung visible dito. Hindi ganun kalinaw at hindi rin ganun kalabo. Pero kita naman po yung isda once may nakita ka sa ilalim from the surface, kapag nasa ibabaw lang din yung isda. Pero kapag mga territorial po na klase, ay kailangan mo talagang babain. At eto, nadaanan ko po itong grupo ng mga slender unicorn, pero napakailap. At every time umaahon po ako ay lumalapit sila, pero kapag nagda-dive down at aakmang tirahin na, ay lumalayo naman. So in short, maging si Jesse ay hindi rin nakatira. Sumubok din kami mag-ambush, mga ka-adventure, maliban dito sa chase or dive bomb na ginagawa natin, pero ayaw talagang lumapit ng mga grupo ng mga slender unicorn, kaya hindi na po namin pinilit at nag-move kami patuloy at continue pa rin sa paghanap sa area kung saan kami makakahuli ng aming unang isda para sa araw na ito. At this time naman ay daladala ko ang aking flashlight at sinilip yung bato na kung saan ko nakita yung Harlequin Sweet Lips or yung lip tint kulay itim po. At ito yung nangyari. Napaka-crucial at napakasikip ng area na kanya pinagtaguan, mga ka-adventure. Kita naman sana siya, pero hindi ko sure kung mahuhugot pa ba natin yung ating shaft kapag tinira natin. At nag-turn din ako sa kabilang side, binawasan ko pa talaga ng load ng goma, pero napaka-alanganin talaga. And medyo malalim na po ito, kaya hindi po natin pinilit. Mahirap na. Sinabayan ko si Bilibong, mga ka-adventure, habang lumalangoy at naghahanap siya ng isda, at may nakita akong bayang at itinuro ko po sa kanya, at kanya naman agad na binaba, kaya lang medyo may kailapan yung bayang, mga ka-adventure, so hindi niya po natira. Pero malalim na po sumisid, mga nasa 6 hanggang 8 metro po yung kayang abutin ito ni Bilibong para sumisid. Lumipat kami ng spot, mga ka-adventure, dahil sa una namin pinuntahan sa may likod ng Kamya Bay ay wala po akong nahuling isda doon. Si Jesse po ay nakahuli ng isang golden spotted rabbit fish or yung kitong kong tawagin. At nandito na ako sa mababaw na area at naghanap ng anything na pwedeng matira, mga ka-adventure, dahil ayaw talaga nating umuwi nang wala tayong huli. Kasi sayang yung effort. And finally, katagalan ng paghahanap natin sa mababaw na area, ay nakakita din tayo ng grupo na mga golden spotted rabbit fish. At sobrang kakaantay ko po ng pagkakataon na dumoble, naging greedy po tayo this time. Hindi tayo naniguro na makahuli, bagkos inuna natin na maka double kill, kaya ang resulta ayan, sablay. At sa dikalayon, mga ka-adventure, ay natanaw kong muli ang grupo ng mga golden spotted rabbit fish at may kasamang bluefin trevally. So mas pinili ko po yung bluefin trevally dahil mas malaki ng konti yung size, at tinamaan naman. So ito yung ating pong naging unang isda para sa araw na ito. Kinabahan pa ako, mga ka-adventure, akala ko makakawala dahil medyo napababa yung kanya pong tama at sa may tiyang parte na tamaan, kaya feeling ko ay mapupunit, pero buti na lang ay nasecure pa rin natin. Panibagong pagsisid, mga ka-adventure, sumilip ako dito sa ilalim ng mga butas ng mga batong ito dahil may mga ilak po akong nakita, mga ka-adventure, at
saktong titirahin ko ng mga ka-adventure ay nag-hesitate ako dahil po kala ko ay hindi naka-on yung camera. So pinindot ko po and off pala yun. Tapos natira ko na yung isla. At pag pindot ko ulit, eh eto na, nahuli ko na. Ang tagal pa naman ang silip-silip ko sa kanya mga ka-adventure at pinatay ko pa yung flashlight at inantay lumabas muli bago pa natin naisagawa yung pagtira para mahuli yung ilak na yun. At another dive na naman dito, hinanap ulit natin yung kasama niya pang ilak ngunit matindi magtago. Kaya nung pagtingin ko po sa unahan ng konti ay may nakita akong isang pelagic green jab fish or malaguno at sobrang hesitant ako tirahin mga ka-adventure dahil kung napapansin po ninyo ay bawas yung load ng pana natin, so dapat ay mas malapit na husto yung distansya bago natin tirahin para sure na tatamaan siya. At eto yung susunod na nangyari. Yes, nakatira tayo mga ka-adventure. Buti nung pag-dusting natin ay hindi siya lumayo. Kaya naisagawa po natin yung pagtira. Medyo napababa ulit mga ka-adventure. Tiyan ulit tinamaan at napakalambot pa naman ang laman ng isla nito. Kaya kinabahan na naman ako. Kala ko ay makakawala. At napakalaki nung kasama niya pang malaguno mga ka-adventure. Kaya after ko pong i-recover ang isla nito ay nagsagawa ako ng panibago na namang pagsisi dahil po hahantingin natin yung kasama nitong mas malaki pa. Siguradong may pang-ulam na mga ka-adventure. Ayan, bluefin trevally, ilak at malaguno. Panibagong pagsisid mga ka-adventure at eto na nga, moment of truth. Eto na yung kasama niyang green jabfish or malaguno. At ayaw lang lumapit ng husto dahil nakita niya yung kanya pong kasamang green jabfish na nakakabit sa aking pong baywang kasama nung iba pang mga isda at nang-akit at nag-dusting din ako. Maaligid-aligid naman siya pero ayaw lang talaga ibigay yung distance na hinihingi natin, so napakasayang dahil hindi natin natira. After ko mag-surface interval mga ka-adventure ay panibagong pagsisid muli at eto, namili ako mga ka-adventure. Sinalubong ako ng grupo ng mga golden spotted rabbit fish at itong ilak panira na sana, kaya lang natanaw ko na naman sa malayo yung malaking jabfish mga ka-adventure kaya hindi ko tinira yung ilak. Naging greedy ulit tayo at sayang, panira na sana. Pero yun nga, meron na rin naman tayong pangulam, so naghintay pa ako ng ilang segundo kung lalapit ba talaga yung jabfish. Pero ayan lang siya, umaaligid-aligid at medyo talagang ayaw na. Ayaw niya ng palapit. Ang tagal ng aking pag-aantay mga ka-adventure at ay inaantay ko talaga sana na i-meet niya yung distance hanggang sa hinabol ko na po ng konti kasi paubos na po yung aking hangin. Ngunit ayaw talagang tumira kaya po umahon na lang po ako at pag-ahon ko ay eto ang bumungad sa akin. Ang sama na po ng panahon dahil po may unos na namang parating at ang lalaki ng gulong tapos maagos pa and napagod po ako kaya ganito ako magpahinga at mag-recover, mag-surface interval bago magsagawa ng panibago na namang pagsisid at this time naman ay inabangan ko yung grupo ng malalaki pong ilak. Ang nahuli ko pong ilak ay 2 piraso at ang isa po ay mahigit ng 2 kilo pero yun nga, pag lumalaki na ng husto yung mga ilak mga ka-adventure ay hindi na rin guaranteed na 100% na mataba siya. Unlike ng mga tag 1 kilo lang or less, talaga namang hindi matatawaran ang lasa. Mm-hmm.
At pag-ahon ko mga ka-adventure, ayan, may bit-bit ng ilak si Jess Ray. At ako po ay nag-dive pa rin at nakahuli pa ng isa bago kami tuluyang umuwi dahil pong lumalakas na ang alon. At alas 3 na po ng hapon, kaya nagugutom na rin ako since umaga po ay wala pa akong kain-kanin. Habang ako'y pabalik sa bangka mga ka-adventure, ay nadaanan ko itong tatlong ilak na nag-aattempt pumasok sa bahay nila or sa loob ng bato at nakaharap lang sa akin, ngunit hindi pa talaga tuloy ang pumasok, kaya nung papalayo na siya ay nagpula ko ng trigger at ayun, na-headshot ulit sa buntot nga lang. Sa buto tinamaan mga ka-adventure, kaya nakalak at sigurado nga hindi makakawala. At tignan nyo naman mga ka-adventure yung supat o yung laki ng ilak na ito. Eh talaga namang power. Pero yun nga, hindi na ganun kataba. Nakabawas pa. Ah. Oh, sige lang. Ah? Ang ganda naman. Alas 3 na rin. Shout out kay Jess Ray, kay Bilabong at sa Moreno family na nag-invite sa atin upang makapag-adventure dito sa city at eto, makauwi ng pang-ulam. Kita si ano. Halos mga isang oras din yung biyahe namin mga ka-adventure dahil hindi ganun kabilis yung aming bangka. At bago kami nakabalik dito sa Baywalk. Hey, mga ka-adventure, kakabalik lang po namin. Dito kami nag-unload. Tapos yun, tayong taga-support natin. Thank you. At biyahe naman mga ka-adventure. Tapos dun pa tayo magluluto. Tara, cooking time naman. At least kahit papano may naiwi tayong pang-ulam para kay Mrs. Joy. Kaya let's go. Lipat na kayo, lipat na. Ingat, ingat. Guys, you know. Nalipat na ang adventure, so si Jess Ray na lang yung dito. Sunundo sila ng multi-cab para sa, multi-cab, tricycle para sa mga gamit nila. And then, siya nakasama natin. I think pangalawang beses ko pa lang po siya nakasama. First time ay dun kila Renan Cunales na napakalabo din. Pero okay naman mga ka-adventure, yung successful. No, Jess? Okay naman? Okay naman. Palo-palo lang. Palo-palo. Laban lang sa alon. Laban. So, sige mga ka-adventure, keep you posted po. Bakit mga ka-adventure? Layo ng bayan. Pero praise God na nakabalik na tayo dito sa bahay ng safe. Struggle sila talaga mga ka-adventure pag dito sa bayan mga mana. Malabo. At hindi talaga ganun kadaming isda. Ubus na ng pasensya. Pag walang nahuli, pwede try ulit next time. May nahuli pa tayo, no?
sila nahuli natin. Yun, nakikita ko na. Nakikita ko na natin nahuli. Talakitok, ilak, at malaguno. Yung isang ilak na malaki, doble ang size nito, ay binigyan natin kila Jessrey kasi isa lang yung nahuli ni Jessrey. Kaya gusto na magpaluto. So sige mga ka-adventure, thank you Lord sa blessing, no? Na despite of struggle is real talaga. Kung kailan naghapon na, alas dos bago pa tayo nag-isda. Nag-umpisa tayo mga alas 9, walang huli. Na, tambo ka na ilaka na. Nagpunta na, asa isumba. Nagpunta ko sa gihatin ako, okay na eh. Nagpunta ko sa gihatin ako. Ang mga adventure. Brown out. Brown out. Brown out. Brown out. Yung malaking ilak na pipretuhin siya namin ng buo. Brown out. Kiniliskisa ni mama. Brown out. Kasi dapat pipritohin lang natin yung siya na parang suran style. Yung hindi siya binabalatan. Walang tinatagal na kahit ano, tapos slow fire lang. Maganda kasi pritohin ng ganun. Parang inihaw din style kasi makapal po yung kaliskis ng ilak. So, kung ma-burnt man ng konti yung tawag na ito, kaliskis, yung laman, well done. Tapos, mas madali siyang lutuin kasi kahit malakas yung apoy, talagang ma-well done siya. Kaya lang, yun na, nasintayin siya ni mama, so siyang bahala. Bala ka riya! Ano? Huwitaw, no? Niluto ni mama mga ka-adventure yung ilak na nahuli natin at kami ni Mrs. Joy ay may pinuntahan po. Kaya hindi na natin nakuhanan pa ng video yung ating susunod na kaganapan ng pagkain namin ito. At shout out kay Mrs. Joy na naging ating videographer from the start ng umaga habang tayo ay nagagayak patunda sa area kung saan ako mamamana. Mga adventure, so bago pa tayo magtapos ay tumakaw po muna tayo sa ating pong shoutout sa pinakaunang nag-comment sa ating first mention, si Adrian Dari 20, and sa ating pong top 5 sila Miss Mimi Manoloto, Adonis Junior Bislig, Adventures with Hermie, Miss Jazz Dondonay, and si Axel Sukiso ng Island Garden of Samal. And happy birthday rin pala ngayong araw na ito kay Miss Belinda Mimbrebe, no? May the Lord God bless more, stay safe and God bless po. Shoutout din natin sila po yung channel Franz Likigan, Jericho Pulindi ng Ilocos, Joel Gonzalez, Erwin Castillo, Michael Algura ng Cagayan de Oro City, Tito Russell, Jun Perez, Jumar Milada, J. Miguel, Simitara Family ng Cugita Mambahaw, Mr. Update ng Sambuanga, Bix Mans, Bayo Nansky, Vlog ng Malate, Jubin Jernale, Malana ng Masbate, Junmar Miranda ng Zambales, J. Matthew Bayog ng Bohol, Anali Nimier, Joe Brian Tuguinho, and sa Elite Prime Construction, yan, shout out po sa inyo. Andy Otico, Mark J. Unong, Tabugara Family ng Sambuanga, Jobert Sebastian, MMC, GT Hunter TV ng Batanes, Eric Ambao, and Eric Ambao ng Merida Leyte, Iloyans Brotherhood, Bernie Saha ng Sultan Kudarat, Greg Marcacas, Jel Nino, Adrian Iscasenas ng Bohol, Master Ray Dubibar, Danilo Sivalios, Chard, Dibsoy TV, Ryan Pisino, Kamasi Margin, Lisa, Shell Fighter Basalo. Shout out din kila Darwin Martinez, Joyce Mariel Sayo, Rochelle Silo, and si Mel Baitan ng Tagig. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Idol Terso Manulat Laurio and Team Noranda ng Canada. Sir Larry Santi, Master Rich, Miss Anonymous, Miss May Estacio ng Hong Kong Chapter na napakasulit supporter. Miss May ng Qatar, Miss Glenda Bansrow, Miss Oliva Mendoza, Miss Maita Purino ng UAE,
Sir Joel's Madrid, Byramin Farenas, Miss Monette Paras, Gilbert Ventura, Miss Binos and Joel Burila ng Oceanside, California, kay Mamba ng California, Virgel Santos, shoutout. Lionheart, Jamael Macarayan ng Cagayan de Oro City, Marla Ayla Ermita, Nemuel Guillermo o Guillermo ng Olongapo, Albert Flex ng Tarlac, Amalia Fuller IR ng Baclayon, Bohol, Danilo Miranda ng Italy, Nico J. Prado ng Busuanga, Jing Erich Hennessy ng Ilagan, Joshua Vargas ng Tandang Sora, Danlor Palpal ng Davao, Jason Dames, Bember de la Cruz, Roger Abok ng Davao, Goldlink Team ng Goldlink Team Ace ng Bulacan, shout out po sa inyo. Jeremy Miranda Bill, Sima ng Ilagan, Mix Channel, Crisil Yogo ng Surigao, Christian Tahe Gamil, Hael Culambano ng La Union, Rodolfo Dinglasan, Bisdak TV, Iles and Jessa Valdez, Matthew James ng Skeleton Shipwreck na nagbabantay dyan sa Coron, Palawan. Yan, shout out idol. Yoyoy Rolios ng Manat and Manatad Family ng Bohol. Shout out kay Dave ng Tao Gama Valenzuela, PH, from Albert Mahusay. Yan. Al Rubio ng Malabon, Arnold Angkahan ng Cebu, Richard Villarete ng Negros Occidental, Royal Candilosas, Manong J. Carl, Almiral Undona. Yan. Kanatoy TV, Mark Angkaya and Janice Reyes, Dirk, Diane, Dane and Danica Reyes. Yan, shoutout ko sa inyo. Anislag Baldo, number 1, Daraga Albay, Charwin and Sabangan Family, April Boy ng Kamigen, Angelo Sagosyo ng Vegan, Renante Mendoza, Arnel Pihoto, JR Silagan ng Agusan del Norte, Jesse M. ng Marikina, Ben Fox TV Official, Jones Peregrina, Jato Lamilon ng Batangas, Chubby Roma ng Isabella Arnel ng Negros Oriental, Kurtz Piligrin ng Ronaldin Salvador, Richard Villase ng Bikutan, Lex Boy Official, Alfonso Abanio ng Cebu, Fernando Jereco, Bren Edora, Kapito TV ng Malabon, Jumiera Pearl Angler ng Dubai. Yan, shout out po sa inyo. Jerry Junior Mirasol ng Rizal Teresa, shout out kay Michael Padre Oliva, Ray Borja ng Singapore, and si Lani and Steph ng Dasmariñas Cavite, RG Gilelio ng Pasig, Geoffrey Ursua ng Samar, Jerwin Dacles ng Motyong Samar, Joby Sulayaw ng Daram Samar, Romeo Nubal Official, Mata Family ng Bantayan Island, Kabaryo Vlog ng Rojas Palawan, Tantan Ava ng South Korea, John Lino Labis ng Misamis Oriental, at si Tinakwil TV ng Nara Palawan. And sa mga hindi po natin shoutout, we'll see you in the next adventure po.